dumating na yung egg coffee natin, guys. Look, ang ganda ng presentation ng coffee. It's looks a brand yummy. New day. Super sarap ng mango to sila, guys. Wake up every morning and say, it's a brand new building day. Building dito sa Vietnam. Take a good day, make it great, okay? Cause if you got some lemons, make some lemonade. Yeah, taste those guys away. Kiss a brand new day. This egg one, yummy. Gusto ko mag-do soup. Hi guys! Welcome back to another vlog. It's me again, Bong, and Yugang nagre-ready pa. And it's going to be our last day here dito sa Ho Chi Minh, Vietnam. Maggagala pa rin tayo. So, ang flight natin, guys, is 1 a.m. pa, papuntang Manila. So, pwede tayong magpunta ng hotel siguro mga 10 o'clock or 11. So, maggagala pa tayo. It's currently 12 noon na, guys. So, minaximize namin yung check-out time. Pahinga muna kami. First order of business natin, maghahanap muna tayo ng kainan dito. And yeah, request ni babe, kailangan daw makatikim siya ng egg coffee dito. So, yun ang una natin pupuntahan. Hanggang kagabi, guys, nag-iisip pa rin ako kung mag-Kupuchi Tunnels and Mekong River Tour kami. Kasi usually, pag nagpupunta ng Ho Chi Minh, yun yung mga pinupuntahan. Pero, I decided na wag na lang muna pumunta kasi super init ngayon, guys, dito sa Ho Chi Minh, Vietnam. Feeling ko hindi mag-enjoy dahil sa init, dahil sa weather. Lalo na yung mga bata. Baka masayang lang yung ibabayan natin. And hindi rin maganda yung magiging experience natin. So, yeah, I decided na itong last day na to, food trip na lang. Tingnan natin yung mga famous restaurants dito. And baka mag indoor attraction lang tayo. Pili tayo sa Klook kung ano yung pwede natin i-avail na indoor attraction. Ang isa sa tinitingnan kong attraction na pwede natin puntahan is yung Landmark 81 Saigon Skyview. Ayun yung pinaka mataas na building dito sa Vietnam. Hindi lang pala sa Ho Chi Minh, sa Vietnam. Pwede natin gawin yon later. So, pero hindi pa ako nakakabook ng ticket. Pero titingnan natin kasi gusto ko makita muna yung weather kasi baka umuulan. Sayang lang din yung bibili natin ticket kung sakasakaling uulan. Medyo hindi clear yung view. Baka foggy. So, titingnan natin, guys. This is going to be our last day here dito sa Ho Chi Minh, Vietnam. So, let's go, guys. Ito na pala yung gang. Ready na. Ayan na si babe. Excited ka na mag-egg coffee? Yes. Ayan. Yun yung una-una niyang nirequest sa akin na kailangan niya matry yun. You, are you excited to explore Ho Chi Minh for our last day? Magkahalatang may mga ano pa, hindi nagbumog ng maayos. Going to be our last day sa Vietnam. Are you excited to explore? Okay, let's go! Ayan, guys, nakapag-check out na tayo dito sa hotel. Pwede mag-iwan ng luggage, guys, dito sa hotel. And, yeah, chinek ko yung weather forecast. Yung weather forecast for today dito sa Ho Chi Minh City, 35 degrees ngayon, feels like 43 degrees daw. So, excessive heat. Tama yung decision natin na huwag na munang mag-Kuchi Tunnels ngayon. Kasi siguradong paglabas pa lang ng hotel, pawis na tayo. Mag-aabang na tayo, guys, ng Grab. Guys, nandito na tayo sa Little Hanoi Egg Coffee. Medyo papasok pala siya, guys, eh, no? Little Hanoi, the hidden gem. Tingnan natin. Xin chào. Yes, please. Okay, thank you. Okay, guys, andito na tayo sa Little Hanoi. Ito yung sikat nito yung egg coffee, guys. We're going to taste it. Ito, egg coffee hot or cold 40k. Ito yung isa pa sa recommended nila, yung mango toast. We'll have one egg coffee. Yeah. With hot or seltzer? Cold. One mango toast. Okay. One banana toast. Okay.
that. One tuna toast. Okay. And one buntit. No. Okay, the grilled pork noodles. Grilled pork noodles, yeah. Okay. That's it for now? Yeah, that's it for now. Yeah. So, huwag nyo daw muna palang hahaluin. Sa taas muna, tapos sa baba, tapos pwede nyo nang haluin pag natikman nyo na. And look, guys, they offer free stuff here. Cookies, water, pag umulan daw, raincoat, libre daw. Ano kaya yun? And free postcard. Dumating na yung egg coffee natin, guys. Look, ang ganda ng presentation ng coffee. Looks yummy. And here's the banana toast. Meron siyang banana, tapos may bread sa ilalim, toast bread, and merong watermelon, tapos ito yung mango toast, merong watermelon tsaka banana. Ito naman yung tuna toast ni Ethan. Grabe, laki, sarap. Ito na, guys, yung buntit nong nila. Parang bunsa siya ng Ho Chi Minh. Imbis na nakahiwalay yung noodles, kasama na siya, and lalagyan mo ng yung soup, lalagay mo dito. Isa na natin, titikman yung food dito sa Little Hanoi. Hindi na makaantay si Bebe Boy. Ang sarap ng tuna, guys. Tunang tuna. Tikman mo daw every layer. Sa taas muna. Matamis, guys. Lasa siyang egg. Yung bandang gitna, walang lasa. And sa dulo, yeah, pait. Yummy. Lasa nung kape, guys, para siyang, may lasang raw egg, creamy, na may lasang coffee. Yun, yung tatlo. Yung pinaghalo-halo. I'm going to try na yung buntit nong. Taste muna natin, guys, yung grilled pork. Sarap. Sarap ng grilled pork, guys. Para siyang meatballs na medyo flat na gin-grill. Alagay mo daw yung sauce dito. So parang hindi pala siya talaga parang soup noodles kasi ang konti ng sauce eh. So hindi siya mapupuno ng sauce. Pampaano lang siguro, pampadulas. Para hindi dry. Taste the noodles. Sarap. Yummy. Taste na natin tong mango toast. Ayan. Sarap. Itsura. Let's taste the mango toast. Kamis nung baga, guys. Ang sarap. Tapos may chia seeds. So, how's the banana toast? Sarap? Ano, peanut butter yung nakapahid sa toast. Sarap, guys, nung food dito sa Little Hanoi. No wonder na sikat siya. Hindi lang yung egg coffee yung masarap, pati yung ibang food nila sa item. Actually, konti lang yung ano nila. Konti lang yung item sa menu. It's nice. Sabi ko, konti lang yung kakainin namin dito para makapag-try kami sa ibang restaurant. Kaso, ang sarap nung itsura ng mga nakalista doon sa menu. So, yeah, medyo napadami and mukhang mabubusog tayo rito. Ano, babe? Sarap, no? Sobrang sarap. Daming waiting sa labas. Maliit lang yung restaurant, guys. Oh. Meron dito, ganito lang sa baba. Tapos meron sa taas. Hindi mo siya makikita sa road, guys. Kasi nasa loob siya ng iskinita. Hindi mo makikita yung pasukan sa main road. Grabe, super sarap ng mango toast nila, guys. Pag nagpunta kayo dito, orderin nyo to. Super sarap. Pwede rin kumuha ng free souvenirs. It's nice. Ayan, oh.
postcard or ayun oh, postcard or purse or cookies. 100 dong yung tuna, 80,000 yung buntit nong, 80,000 yung mango toast, 80,000 yung banana toast, 80,000 yung egg coffee, 40,000. Total 380,000 dong. So ang total sa peso guys is 874 pesos, which is, yeah, I think okay siya sa presyo. Kasi ang ganda ng presentation, ang ganda ng ambience ng restaurant. Tapos na tayong kumain dito sa Little Hanoi Egg Coffee. Ayan o, a hidden gem, the unique culture. So, hidden talaga siya kasi, tingnan nyo, ayun yung main road, tapos parang street food yung pinakabungad ng main road, tapos papasok dito guys. And nandito yung Little Hanoi Egg Coffee Restaurant. Meron pa second location na malapit lang. Mukhang ito yung may view. Ito yung may second floor. Nakita namin to. Pero, unfortunately, hindi ito yung napin ko sa grab car. Kung naghahanap kayo ng cafe na tatambayan, mukhang hindi ito yon kasi mape-pressure ka kumain ng mabilis. Kasi maliit lang yung pwesto nila, guys. So, eat and run dapat. Magagaling mag-English yung mga nagsiserve. So, walang magiging problema sa pag-order. Ayan o, ito na yung pinakabungad. Ayan guys, yung street kung saan nandun yung Little Hanoi. Dong Yersin. Andun siya bando sa may gitna. Papasok sa right. Super spontaneous nung ginawa nating trip dito guys. Dito lang kami naghahanap ng pwede natin gawin after namin kumain. Dito kami sa park. Tapos ngayon lang ako nag-book ng activity sa Klook guys. Ito. Ayan, payment successful na. Ito yung binook natin. Landmark 81 Saigon Skyview Ticket in Ho Chi Minh City. Ito yung highest building sa buong Vietnam guys. I'm always excited na makakakyat sa mga ganong klaseng building. Pagka nagpupunta kami ng iba't ibang country sa mga city, sinusubukan namin yun guys kasi super ganda ang tignan yung skyline view ng isang city. Wala ka. Papanood ni Kaiser yan. Hey! Ang dami namin kinuhang souvenirs. Look, kung hindi pa kayo nakakabili ng souvenirs sa Vietnam guys, punta kayo ng Little Hanoi, taste the egg coffee, and meron silang libreng souvenirs guys. Ang galing. Mag-grab na tayo papunta sa Landmark 81 Saigon. Baka yun yung guys, oh, yung building na yun. Hey guys, nandito na tayo sa Landmark 81. Ito na yung building. Tallest building dito sa Vietnam. And nakapalibot sa kanya mga residential condo unit. Ito yung Vincom Center. Ito yung mall sa baba ng Landmark 81. Tambay muna tayo dito kasi aakyat tayo sa taas ng mga 4 PM para maabutan natin yung sunset. So, dalawang view yung makikita natin. Yung may liwanag pa and yung madilim na. 480 yung regular price. Yung bata, 290,000. Sa Philippine peso is 1,107. Yung nabook natin sa Klook guys, tingnan natin ha. 970 pesos lang yung nabook natin sa Klook. So makakatipid kayo guys, pagka sa Klook kayo nagbook ng ticket. Ang kasama sa ticket guys may picture, may VR game na. Tapos pwede tayong umakyat sa 79th floor, 88th floor, tsaka 81st floor. Dito. Sakto lang. Yun lang, oh, ganun lang kahaba. Tapos parang mga 4 floors guys, lang. Papasok na talaga tayo sa Landmark 81 Skyview. Let's go! Okay guys, pagkatapos ng security check entrance doon, may picture taking na. Tapos na tayo mag-picture-picture dun sa green screen.
maganda dito sa ticket na to, guys, kasama na yung picture, yung souvenir. So, parang mura-mura na siya. Kasi sa iba, hiwalay pa yun eh, sa ibang mga napuntahan natin. Mga magkano yun, babe, yung gano'n? Mahal yung mga gano'n eh, no, sa iba? Dalawa. Doon sa 900 plus na entrance, kasama na yung picture. Isang picture, isang ticket. So, naka-apat na posing kami. Akit na to ng 81st floor. Yung entrance, guys, nasa B1. So, ito na. It's currently 4:11 p.m., guys. Solo namin yung elevator. Minsan lang yan mangyari. Usually, sa mga ibang napupuntahan naming mga towers, parating puno. We're here na, sa 79th floor. Up in the sky. Uy. Look. Oh, it's a Japanese restaurant. Look, guys. Wow. So nice. Ho Chi Minh skyline. Actually, hindi lang skyline, no. Yung makita doon sa dulo kung ano yon. Medyo malabo. Pero ang daming mga buildings, mga bahay, roof. Halo-halo. Super taas natin, guys. Medyo nakakalula ng konti. Mamaya aabangan natin yan na magdilim. Nice, babe. Linaw sa camera mo, ha. Ganda, no? Wow. Yung 88th floor. Stairs lang. Paakyat na tayo. And medyo malamig dito, guys. So, sa mga lamigin, magpantalong kayo or mag-jacket. 88th floor na tayo. Super peaceful dito, guys. Wala masyadong tao. Hindi katulad sa ibang mga tower na pinupuntahan. Well, ganda, oh. Pwede pa mag-dinner dito, oh. Pwede kumain. It's nice. Ang pinakamura nila is 3,350,000 dong. So, 7,700 per person, guys. Per person yan. Hindi ko na kinuhaanan kung ano yung mga klase ng pagkain. Pero parang ano siya, set course menu yung kasama. Best spot for sunset. Problema, walang sunset. Kasi natatakpan ng clouds sa malayo at mukhang umuulan pa nga doon banda. But it's still beautiful. Ito yung kasamang VR sa ticket natin. Finish. Look now. Put your hand on blue hand. Ingay mo, babe. Wow! Grabe, taas. Wow! Action. Okay, I got the bag. Anong gagawin sa bag? Wow! Wow! Kakaiwin! Wow! Parang ako mahuhulog. Wow! Guys, super enjoy ng VR. Actually, ayun yung nakikita sa VR. Para kang... Yung sa huling part, para ako nahulog talaga. Muntik na ako matumba. So, go, Clarice! Look up! Ethan, babaril mo sa taas. Ayan na. Nakanganga si Ethan. Eat! No! It's almost done. Whoa! Hold it, Ethan. Hold the glide. Ayan, kaya nakakatakot eh.
Kakatakot yung bababa, no? Kahit nandiyan ka lang. Natakot ka? No. Kahit sa bababa? Uy, kaya pala ayaw mo sa baino. Sa baino. Kaya pala. Super enjoy yung VR, guys. Para ka talagang nahulog magmula sa 81st floor. Muntik na ako matumba, honestly. Ay, ito mukhang maganda. Lalabas tayo doon. Naka-harness. Kaya, may harang naman. Dito na kami sa 81st floor, guys. And look, yan. Nalagyan ng harness kasi aakyat ka dun sa taas. Maglalakad ka pa, ikot. And gagayahin mo yung VR. Lalagay ka niya dun, no? Para hindi ka tumalog. Ayan. Wow! Naka-harness tayo. Safe na safe. Kakalula! Hello! Super ganda, guys. Andito kami ngayon sa 81st floor. Yung parang glass floor nila. Tapos ito, naka-harness. And super peaceful. Actually, wala kaming kasamang iba. And ayun, no, silang Ethan. Sila Clarice. Ito si Babe, nagpipicture-picture ng solo. Ha? Ayan, ang ganda ng view. Look. Baba na tayo, guys. Kasi meron pang mga next. Ito. Kasama na siya dun sa clock na binili natin. Look. Oh, saya-saya ng mga anak ko. Piling pa isa. And itong isa. It's nice. Like this. Nice. Ito maganda. Like this too. Ayan, guys, yung photo nila. Single photo, 150,000 dong, 7 USD. Pesos, almost 700 pesos yung dalawang photo with frame. So, 1.4. Laki na natipid natin sa clock, guys. Dito tayo, babe, papapa. Souvenirs. Sa Ho Chi Minh? Wala pa tayong nabibiling Ho Chi Minh ref magnet. Ito na lang. Dito sa Landmark 81. 60,000 dong. So that's about 130 pesos. Andito pa rin tayo sa Landmark 81. It's currently 6:32 PM. And madilim na. Actually, mayroong reflection pero ang ganda ng skyline view from the tallest building dito sa Vietnam. Super ganda, guys. Look. Kitang-kita mo yung mga cars, yung mga ilaw ng cars, ilaw ng buildings, and yung mga river dito sa Ho Chi Minh. So nice. Dito sa Landmark 81, yung highest building dito sa Vietnam. Ang ganda nung view from above. Nakita namin yung skyline ng Ho Chi Minh. Ang ganda din nung VR, yung VR experience, virtual reality. Parang kang nahulog sa Landmark 81. Parang kang si Tom Cruise, yung lumilipan, parang nag-glide. Nakakatakot, pero enjoy siya. And yeah, may kasama ng souvenir, yung picture. Sulit na sulit yung binayad natin sa clock, guys. 900 plus lang. Mura na yon sa mga gantong klaseng experience. Punta kayo dito sa Ho Chi Minh, guys. I-try nyo pumunta dito sa Landmark 81. Sa Klook namin to binook, guys, mas mura. So, use our Klook code Bong Adventures para may additional pa kayong discount. Oh, machine. Alin? Oh. Ah, yes, ira yun. Abang na tayo ng Grab and kakain tayo sa isa pa sa sikat na restaurant dito sa Ho Chi Minh. Samahan nyo kami. Tapos noon, babalik na tayong hotel. Kukunin natin yung gamit natin and dediretso na tayo ng airport.
Andito tayo sa Nahangon, sa may District 1. Ito yung exact address niya. Sikat na kainan dito sa Ho Chi Minh. Authentic Vietnamese food yung makakain natin dito. And ang daming kumakain. Nasa waiting area kami. Mukhang wala siyang aircon lahat, guys. So walang AC, open air. Yung menu nila, sana hindi nagre-reflect, sana nakikita nyo. Ayan, mga banh mi, 110, yung mga pho. Super dami ng selection ng food dito sa restaurant na to. Tignan natin kung ano ma-order natin. Tumimiss ko tong mga Vietnamese wet wipes. Karamihan sa restaurant dito, guys, nagbibigay ng ganito. Sana sa Pilipinas din, no? Ang lighting dito, guys, para ako nasa studio. May hilaw sa taas, may spotlight sa taas. And ang aking background, red wall. And may kasamang pahalaman dito sa right side. Isa-isa na dumadating yung pagkain namin. Ito na yung beef pho ko. Beef pho ko. Yung in-order kong beef pho. Yummy! Gusto ko mag-soup. Okay, babe. Steamed broken rice served with grilled pork chop. And egg cake. Masarap. Natakam ako, parang gusto ko rin kumain nun. Itikman natin yan. Ito yung kay Baby Ethan. Steamed rice served with chicken wing. Sa Vietnamese, com can ganong. Ito ang kay Babe, Kom Tam Sun Bicha. Yummy, nak. Ha? Wow. Perfect bite, ah. Harap? Makang? Ha? Ito, yung sauce. Lambot ng noodles, guys. Sarap, guys. Super lambot ng noodles. Bice. Sarap, no? Ito na yung sliced beef ni Clarissa. Para siyang sweet and sour beef na may rice. Looks yummy din. Masarap. Is Nahangon. Ibig sabihin niya sa English is delicious restaurant. Meron din siyang branch sa Phnom Penh, meron siya sa Berlin, Germany, meron siya sa Nha Trang, Vietnam, and magkakaroon din siya sa Hanoi. Super sarap, guys. Lahat ng food, ubos. Perfect tong restaurant na to kung ginawa nilang aircon. Pero yun nga, garden restaurant yung team niya, kaya malamang nga mahirap na maging aircon to. Ayan, oh. May mga puno-puno. Ito na yung bill natin, guys. Total bill is 692,000 Vietnamese dong. It's around 1,600. Sa ganong presyo, guys, mura na siya. For me, ha. Ang ganda nung presentation. Yung ginamit ng mga meat, fresh, saka ang lalambot. Akala ko hindi nila magugustuhan yung timpla ng Vietnamese food, authentic Vietnamese cuisine. Naubos naman. Ito rin, no? Yummy? Yung init lang ang medyo kalaban mo dito. Actually, presko naman, high ceiling. Nakakain lang yata ako ng maanghang. Nilagyan ko kasi ng sauce yung pho ko. Pho? Ko? Pero high ceiling naman, tapos may ceiling fan. Wala lang nakatapat sa amin na electric fan. But, yeah, it's good. Again, highly recommended. Nahangon dito sa District 1. Bisitahin nyo, guys. Kain kayo. Siguro iwasan nyo yung lunchtime dahil malamang super init dito. Parang kayo na yung niluluto noon. Kasi ngayon, dinner time kami nagpunta. Medyo mainit pa rin. But, masarap yung pagkain, guys. Pupunta na tayo ng hotel. Kukunin na natin yung gamit. So, let's go! We just arrived here dito sa Tan Son Nhat International Airport.
And ayun yung flight natin. Ay, hindi pa pala. 10:05. Cebu Pacific. Asa na? There. 5J752. Letter B daw. And check-in na. Nag-grab na lang tayo, guys. Papunta dito kasi ano rin eh. 1.5 kilometers away din yung hotel papunta dito sa airport, so medyo malayo din yung paglilakad, kaya nag-grab na lang tayo. 60 pesos lang yung pamasahe, guys. Check-in so, na tayo, tapos nakalagpas na tayo ng immigration, and nag-aantay na lang tayo dito sa gate natin ng flight natin. So, super enjoy nung naging trip natin. Dalawang countries yung napuntahan natin. Tipid tayo sa travel tax. Nagpunta tayo ng Vietnam. Super ganda ng Vietnam, guys. Enjoy na enjoy kami. I like War Remnants Museum. It's very interesting. Gustuhan nila yung mga facts, yung mga history nung nangyari sa Vietnam, guys. Hindi namin masasabi na nakakatuwa or nakaka-enjoy, pero educational yung naging bisita namin dun sa museum. And ako, ang na-enjoy ko sa Vietnam is yung food. Ang sarap ng authentic Vietnamese na food. Ano yung nagustuhan mo? Sa Vietnam muna. Banh mi. Food din. Yep, ang sarap ng food, guys. Mababait yung mga Vietnamese. Tapos, yung trip natin sa Cambodia, tumawid tayo ng Cambodia, guys, by bus. Nag-enjoy din kami doon. Ang ganda nung natuluyan nating hotel. Namahalan ako ng konti sa Cambodia kasi yung mga entrance sa mga tourist attraction sa museum, parang 500 parate kahit bata. Kahit yung mga food, medyo mahal. May nang init ng panahon nung nagpunta kami. Pero, yeah, nag-enjoy pa rin kami. Very similar yung Cambodia sa Thailand. Yun yung napansin namin. Ikaw, babe, ano na gusto mo sa trip natin? Baka hindi narinig, pagkain daw. Dito sa Vietnam, guys, super sarap ng pagkain and medyo mura. Mura yung grab, mura yung food. Yun yung nakakatuwa. Ang dami pang pwedeng puntahan dito sa Vietnam, guys. Meron pang Hanoi kasi sa south lang yung napuntahan natin. Sa Ho Chi Minh lang tayo nagpunta sa Vietnam. So may mga pwede pa tayong puntahan dito sa Vietnam. Definitely babalik tayo sa Vietnam, baka sa ibang part naman, sa mga sa northern part. So sana mapag-ipunan yon. And end na natin to vlog, guys. So nag-aantay na lang kami dito ng boarding time. It's currently 11:30 PM. Ang boarding is 12 midnight. So maraming salamat sa pagsama sa amin, guys. And sana nagustuhan nyo yung Vietnam and Cambodia series natin. Samahan nyo pa kami sa mga susunod pa naming adventure, guys. Don't forget to like, share, and subscribe. And see you on our next Bonggang Adventures. Bye, guys! Bye! Bye, guys!